Magamit ano ngayon na yung COVID may bumaba na. Pero hindi dapat tayo pakapalitin. Kailangan yung kasama mga yung mask na dapat namin. Correct namin yung gano'n ang process. Pero sana kahit kayo bago, siyempre yung pagbago talaga susunod. Pero hanggat maaari, i-practice mo na dito tama to, ito gagawin ko. Mapabuti tayo. Sa, para sa inyo po yun. Pag-aching, eh. Respiratory, pakita niyo ba, mga kita. Handshake, hugging, or kissing. Meron doon. Handshake lang, bawal na. Fist bump, pwede yan. Hugging yung pagkayakapan o pag-aising bawal. Gabi natin po. Yan. Mas gathering. Kaya binuksan natin itong pinto. Dati kasi ang mga induction or mga ganito yung sa conference. Sa conference room. Kasi close kasi para, yun eh. Use of someone's head's phone, desk, work tools, and equipment. Yan sinabi ko. Nakita tayo sa QC department. Testing. Push. Wala, hindi ito matalap. Tulak na lang natin. Boss, bakit? Gandang umaga sa inyo mga traps. Hi, Por. Morning. Boss, bakit? Wala naman. Hindi, kinakamusta ko na yung QC office kung okay naman kay Rita. Hindi ko magana yung pinto namin. Okay ka ba, Rita? Hindi ko magana yung pinto nila, di ba? Hindi ko magana. Pinindot ko yung push. Hindi naman bumukas. Ba't pinupush ko? Kahit di push button yan. Buti pa sila, may sariling ano, printer. Kaya pala hindi nakita nakikita doon, Brad. Sa opisina, sa kabila. Pala, maputi na, malaki pa katawan. Ako, maputi lang. Iba ka. Iba ka? Mga traps, dito yung office ng ano, QC. Saan niya naman, nilinis dyan. Lagi yung... Sino naglilinis dito? Proper housekeeping yan. Pre, napadaan lang kami. Oy, ba shoutout mo naman yung ano mo, Lovey Dubs mo. Shoutout mo. Shoutout yung naman. Lagot. Sige. Ano na? May sira ba yan? Okay, may hazard oh. Paayos nyo to. Nagalaw. Kasi kapag ito pre, na prick nyo tong ano, mababasag to, tempered glass kasi yan. So dapat ipaayos nyo ito, hindi dapat na nakaalog. Na? Opo, sir. Okay, sagot! Opo, sir! Very good! Yeah, picture ni kay Jake. Sama natin sa report. Stop mga drop! Matapos lang namin mag-ikot. Hindi ka, shoutout mo. Hindi ka, sige Abe. Kaya Abe, dito, silip ko lang dito. Hindi ka rito. Kaya Abe, oh, sino siya shoutout mo? Shoutout mo, asama mo. Ano siya, kasama ko yung mga safety. Nag-inginish lang ng linger. Iba yung lighting dito. Di ba tayo ng ano, iba yung lighting. Nag-adjust yung lighting. So yan mga drops, sabi ko nga, ito kasama ko na naman si KJ Fish. Nag-ano kasi yung lighting eh, naka-cellphone lang kasi, tanggalin ko nga mga ulas oh, parang pogi. Ngayon no, pogi natatanggal oh. Galang no. Gamit kaya pag mataas yung sikat ng araw. Like ngayon. So, nakaikot na kami. Hanap na rin kami ng mga hazards na concern namin sa in-charge doon no. Kay Engineer Ben Mark yung mga concerns dun sa area niya. May ilan-ilan naman kasi. So mostly naman housekeeping lang naman. Pero meron kasi itong ano, kailangan ng engineering controls. So i-relay natin sa kanya ora mismo. Although i-relay din natin dun sa GC. Ay, halika dito pare. Diyan ka na naman. Sinusundan mo yata ako eh. Sige, sige. Eh ano ba topic natin ngayon? Ang topic natin siguro ano? First time mo nag-orient. First time nag-orientation ni kay JP kanina, tinry natin. Medyo matagal-tagal na rin naman siyang part ng safety team. Kaso kasi hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon mag-orient.
Pero kanina, ano bang ano mo, experience mo? Siyempre, ano? Lalapit ka dito kasi ano, mahina yung boss mo. Ano experience mo? Na-share ko sa bagong mortar na ano, experience ko na discuss ka kanina yung mga safety. Okay naman. Okay naman. Tsaka isa lang na sinubukan natin sa isang tao. Isa lang kasi yung ano, yung inorient kanina. Kaya naisip ko kanina, sabi ko, pasubukan ko kaya si KJP na muna mag-orient para sa isang tao lang muna. Kasi baka naman mamaya bigla si KJP pag maraming tao. So subukan mo natin sa isa. Sa observation naman kanina, okay naman na i-deliver naman niya ng maayos yung topic namin, yung ano natin, yung bang guide para dun sa orientation. Kasi mga kasama, usually ginagawa naming orientation dito is sa conference room. Kaso nga lang, dahil sa pagpapatupad natin ng mga minimum health protocols, dahil nga sa COVID, hindi muna tayo pwedeng mag-orient dun sa closed na area. So ginawa namin, pina-orient ko sa kanya yung tao one-on-one dun sa opisina namin, pero nakabukas yung pinto. Tapos Kedan! Ay, duman, nahihiya si ano eh. Si Engineer Adrian. Dito kami sa likod ng office ng QC. Init, no? At okay naman yung mga naging takbo ng orientation, although ang ginamit niyang guide is yung printed material ng aming orientation presentation, no? Kasi nga hindi tayo makakagamit ng conference room eh. So manual tayo. Nagpa-exam, pina-exam muna natin siya para ma-diagnose natin yung kung ano, kung hanggang saan yung alam niya. Sa safety, sa construction safety, no? Ganun kasi yung minsan style namin. Meron kasi kaming times na, sige, tuturuan mo na namin kayo, tsaka namin kayo pag-i-examine. Pero, sa tingin ko, okay din yung exam muna bago yung turo. Kasi, at least, magkaroon kami ng idea kung hanggang saan yung kaalaman ng taong i-orient namin. Nagkakaroon. O, na-evaluate natin sila. At least alam natin kung saan tayo magpo-focus, no? Kasi yung exam naman natin, may part naman doon ng health, safety, and the environment, eh. So, okay naman. Ano sa tingin mo? Kaya mo na sa maraming tao? Kaya na, no? Madali lang naman, di ba? At tsaka kasi mga kasama, part kasi ng pagiging safety natin yan, kailangan marunong tayo magturo. Hindi kasi pwedeng marunong magturo. Kasi paano mo i-share yung knowledge mo sa ibang tao kung hindi ka marunong makipag-usap sa kanila. Di ba? Hindi pwedeng hanap ka lang ng hanap ng hazard tapos hindi mo naman marerelay yung issue. No? You have to learn how to communicate properly and effectively. Ha? So mag-uumpisa yan sa pamamagitan ng pagpa-practice mo kung paano. Or how to orient newcomers or new employees. Regardless kung sino siya, kung engineer man siya, or laborer man siya, lahat yan dadaan sa ating mga kamay. Yan ba yun? Parang masama ito, no? Dadaan sa ating safety induction or orientation. Although, siya nga pala, may video na kami about sa safety induction or orientation. Ilalagay ko sa description sa baba. Itong video kasi natin na to, pinag-uusapan lang natin kasi first time niya kasi nag-orient, tinatanong natin kung anong feeling, anong pakiramdam niya, no? Kung how is it ba, no? So, overall, okay naman, no? Pero ito tip dun sa mga mag-orient, minsan, mga katrops, darating yung time na merong worker dyan, mas matalino pa sa'yo, daming alam. Hindi ka pa nagtatanong, sumasagot na. No, marami ganyan, pero ang dapat mo lang gawin doon is focus ka lang doon sa iyong pagtuturo. At syempre kailangan ikaw ang man of the room or yung ano, nung ikaw ang
ikaw ang in charge dun sa discussion. So make it clear kung kailan sila pwede din magtanong or magbigay ng opinion, kasi may interrupt nga yung iyong pagtuturo. Hindi naman natin sinasabing bawal sila magtanong. Just tell them na kung kailan yung appropriate time to ask questions. Siyempre, you have to listen first before asking anything, no? Siyempre, ethics na rin yung tawag doon. Parang sa classroom lang naman yan, hindi naman pwede yung sabat ka ng sabat. Pag batuhin ka ng eraser ng teacher mo, no? Kaya choke. Buti nga noon, choke eh. Eh kung bago, eh paano kung ngayon? Uso pa naman ngayon, projector na yung ginagaya. Batuhin ka ng projector. Batuhin ka ng whiteboard marker, mas matigas sa chok yun. No? Batuhin ka ng CPU. Ganyan na kasi yung means of teaching ngayon eh. Hindi na, ilan na lang yung pachok-chok eh. Siguro sa ilang eskwelahan na hindi mahiwasan, kailangan magsulat. Pero ngayon kasi napapansin ko sa mga schools ha. Puro whiteboard na. Whiteboard. Tapos yung mga projector, tapos nagaling yung teacher mo, pinato ka ng projector. Projector niya. PowerPoint. Ganun nga ngayon, you know? Naalala ko noon, nung bata pa ako, Manila Paper. No? Di-discuss ka, Manila Paper, tapos may reenactment pa. Group number one! Hello, ma'am. Hello, classmate. We are group number one. We are going to report all about... Nagbasa na. Yung umpisa lang yung hindi siya nakatingin sa papel, pero yung umpisa, hindi mo na siya nakatingin. Hello, classmate. Hello, teacher. Good morning. We are group number one. We are going to report about life cycle of a frog. Biglang binasa na, ano? Hindi na nag-report, nagbasa na lang. Kaya rin naman basahin ng mga classmate niya yun, nag-report pa siya. Pero ganun talaga, doon tayo nahahasa eh. Totoo lang, malaking factor yun para magamit natin in the future yung pagsasalita sa madla. No? Maganda yun. You know how to face other people, how to talk in front of them. Siyempre, malaking parte ng pagiging safety officer natin yan. So, kung hindi ka marunong sabi ko nga kanina, kung hindi ka marunong makipag-communicate effectively, so, you're lacking something. No? Sa buhay mo bilang safety officer. At sinabi ko nga rin kanina kay Kuya JP, iba pa rin yung nai-experience mo talaga, hindi yung tinuturo lang namin sa kanya na ganito mag-orient, ganyan. Siyempre, iba pa rin pag ikaw na talaga yung nag-orient. Doon, makakapag-gain ka or makakapag-acquire ka ng new skills on how to talk in front of other people. Diba? Interact na rin yun. Kasi syempre may tanong-sagot dyan eh. Minsan may magugulat ka, may tanong na biglang susulpot na hindi mo inaasahan. So kailangan, yun yung mga times na hindi namin kayang ituro. Siyempre, kumbaga impromptu na mga tanong. Hindi ka naman required sagutin lahat ng tanong nila. But still, you have to answer them accordingly. At siguraduhin mong pasok pa rin dun sa topic na pinag-uusapan nyo. Kung kaya mo naman sagutin, why not? Kung hindi, kung ayaw mo, hindi ka naman obligado, no? Sabi natin, hindi muna yan yung topic natin. Pag-uusapan natin sa ibang pagkakataon. Just to play safe din. Siyempre, hindi ka naman pwedeng magsalita ng mga bagay doon na hindi mo rin nalalaman. Hindi ka naman pwedeng magsalita doon ng mga palapalagay lang. Sa safety kasi, dapat factual tayo. Kasi pinag-usapan natin dito, safety, buhay. Diba? So, lahat ng i-feed natin doon sa tao, siguraduhin natin na may factual basis, kung hindi man scientific basis. Hi, sir! Morning! Bibisita bukas. Sa DP, DPWH. Ilan kaya sila, sir? Hindi ko lang, si Adrian ang bigat. Sige pa, okay pa. Si Sir Agan, supervisor ng QC. Okay yun, tropa natin yun. Oh, parang siya shoutout ko ulit. Bago tayo matapos, nabubusan ka ng shoutout. Sino ba yung shoutout ko?
Shoutout ko yung mga bago kong subscribers, no? Si Joan Solomon, si Richmond, Gapus. Si Richmond. Si ano, sino pa ba? Nagulat si Samantha Pagalilawan. Si... Sorry, hindi ko na maalala kasi yung iba eh. Kasi bigla ako nadagdagan ng 12 subscriber kahapon. Oo, ang dami din yun. Ay, paano kasi pipichugin pa po tayo eh, na YouTuber eh. Pero sabi ko nga, napag-usapan natin na karan doon kapag yumaman kami, kung tulong kami sa mahihirap. Are! Tutulong kami sa mahihirap. Talaga ba? Gusto mo maging mahirap? Kaya maging mahirap. Sama ka pa sa tutulungan ko eh. Yaman, mayaman yan, kay JP. Bikini man. Tapos, sige, siguro yun lang muna mga trops. Sinare ko lang yung experience ni Kuya JP sa first time niyang pag-orient. No? Siguro isusunod yung ano, mag-inspect kami ng fire extinguisher para pero mas maganda siguro turuan muna natin sila about fire extinguisher. Madali lang 'to mga kasama, mga katrop. So hanggang dito na lang, lagi niyong tatandaan na dito sa R&D Safety TV, we don't just vlog, we teach, and always keep in mind na safety first.